body naka-brush up. Yung hair, pwedeng naka-fade lang siya. Termination and kumi. Hi, my name is Rami Stokado, a social media blogger. Please support my YouTube channel by smashing like, subscribe, and leave some comments down below. And don't forget to follow me on Instagram and Twitter. So, I highly recommend yung 360 clay dough ng bench. So, mabibili lang po siya sa mga bench outlet nationwide. So, ang presyo niya is nasa 50 or sa 65 pesos yung kaitong kaliit na 360 clay dough. Fixed professional, 360 degree fixed professional molding clay. 25 grams lang po siya. So, meron pong malaki nito, meron din pong maliit. Ito po yung maliit. So, mas makakatipid ka po nito. Hindi naman po kailangan na mahal yung clay na ginagamit natin or yung mga gel na ginagamit natin sa buhok natin. Basta as much as possible, masatisfy ka sa product na ginagamit natin. So, ito. First, turuan ko kayo kung paano babago ang buhok ko. Paano kakaroon ng changes yung buhok natin. So, ganitong style ng buhok, yung medyo Korean style, yung medyo walang ginagawa, tambay lang ko, no? Parang ganon, yung medyo taong labas, yung mga ganitong buhok. Though cute tignan, pero kailangan dapat mayroon changes na magbabago after natin gamitin ng clay. So, kukuha lang tayo ng small amount. Even lang po, cotton small amount, yan. Even lang po ang paglalagay natin sa kamay. Apply natin sa kamay. Circular motion. Then, ganyan. First natin gagawin is ilalagay natin sa side by side. Kasi yun ang importante. Sa side, yung medyo may pagka-faded yung side ng buhok natin. Yung dito na side, may pagka-faded na style. So, ilagay natin dyan. Gilid. Dapat 10 amount lang. Yung sakto lang talaga sa side. Then, what's next? After natin ilagay yung clay sa side. So, para siya naging undercut. Para siya naging undercut na yung hairstyle natin ngayon. Kasi, medyo faded din side by side. Even na sila. So, lagay natin yung iba. Meron pa. I think meron pa kasi medyo sticky pa siya. Lagay natin sa taas. Dito sa center buhok natin. Ganyan lang po kasi ang proper na pag-apply ng buhok natin. Meron din mga type ng paglalagay ng clay. Medyo pa yung pagka-messy. Ganyan lang yung buhok. Minsan meron iniisa-isa lang. Pero sa atin, dapat even yung whole kamay ang ginagamit natin. At saka yung dito natin dapat nakalabas. Or depende sa inyo kung anong gusto niyo. Kuha pa tayo ng konti. It's better na masatisfy kayo sa looks. Kung anong gagawin yung looks, kung anong style ang gagawin nyo. Pwede yung lagyan ng bangs, pwede yung naka-brush up. Yung hair, pwedeng naka-fade lang siya.
So sa akin, gusto ko naka-brush up. I'll be back. Tignan natin. Ayun. Since na merong pataas-taas yung buhok natin dito, lagyan din natin ng clay yan. Para hindi siya masyadong para naging sanggoko na po tayo. Lagyan natin ng konting clay. Dapat always stand tayo yung mismong masatisfy tayo sa gagawin nating hairstyle. Ah, kasi ako pag gumagamit ako ng ano, ng clay, minsan hindi talaga ako nagsusuklay. Ang kamay lang talagang ginagamit ko kasi ngada kasi yung kamay ang ginagamit natin pag nag-a-apply tayo ng clay dan yung magsusuklay ka kasi medyo alam mo yung ginagawa mo. Then after na yung pagsusuklay, if gusto niyo. Style na din yung merong ganito. May pagka messy yung sa gitna. Yung side. Depende sa look ko. Yung objectives lang kasi natin dito is yung side by side natin. Tawin natin yung even or gawin natin yung maganda yung side kasi parang faded. Yun lang talaga yung purpose natin sa video natin. Yung sa side natin kasi minsan makapark talaga yung side ng malalaki, yung both side ng buhok natin. Medyo yun talaga yung pinakamakapal na hair. Kaya gusto natin medyo may pagka-faded siya. Medyo manipis siya tignan. And that's it. I think satisfied na ako sa gupit ko na, ay sa hairstyle ko na ito. Ayan. I think satisfied na ako sa hairstyle ko na to. Pwede na siya pang lakad, pwede na siya pang labas, pwede na siya sa pang araw-araw natin kapag umaalis tayo. Nasa mall tayo, nagsushopping, sa simbahan tayo pumupunta, or kasama natin yung mga kaibigan natin sa labas, kasama natin yung mga family natin sa labas, yung mga ganitong pang-araw-araw na buhok na style. And yan, that's it. I think brush up yung style. Brush up yung style. So, I think yun lang siguro. So, I hope you enjoy this video, mga katropa ko dyan. I hope you hit like and subscribe and follow me on Instagram and Twitter. Nasa link description po yung mga link. And if I add value to your time, please comment down below. I would like to shout out yung damit ko ngayon, Pull and Bear. So, yan. Pull and Bear, medyo may pagka-tribal siya style. So, yan. Thank you sa sponsor ng Pull and Bear t-shirt ko na ito. And that's it. Bye. See you next vlog. Peace out.